So ngayon mga kabayan, papasok tayo dito ngayon sa bahay na tinitiran ko dito sa bansang Greenlands. Tara, samahan niyo akong kabayan at itutur ko kayo dito sa loob ng bahay at ipapakita ko sa inyo yung mga kwarto dito, kung ilang kwarto at kung ano yung loob ng bahay at sasabihin ko mamaya kung magkano yung rent namin dito sa bahay na to dito sa Nook Greenland. So ito yung labasan namin dito mga kabayan, papunta ng trabaho. Yan yung kalsada dito. So pagpasok mo, ito yung main namin dito sa likod. So ito yung makikita mo dito mga kabayan pagpasok mo dito sa main. Mayroong basurahan, hindi pa pinick up ng kumukuha ng basura yung one, puno na dito. Tapos ito mga kabayan, dito yung refrigerator namin. So mga bodega dito. So dyan nakalagay yung refrigerator namin sa labas. Ngayon pagpasok mo dito mga kabayan, mayroon itong susi na ito, electronic na to. Ayan. So magbubukas yan siya. So ito na yung main entrance, yung entrance namin dito. Pagpasok mo dito, mayroong dalawang daanan. So dito sa kaliwa, mayroong isang kwarto dyan, kusina, laundry. Tapos dito naman mga kabayan, ang CR, papunta CR, tapos room 2, 3, 4, and 5. Tapos dito pagpasok mo, ito yung mga lagayan ng mga uniform, mga sapatos. So dito mga gamit, pag trabaho namin, so dito yung lagayan namin. So pagpasok dito, may heater siya. Ayan sa baba, mayroon na yung heater. Pinapagana yan dahil malamig nga dito. So pasok tayo dito mga kabayan. Una tayo sa room 2. So yan, may picture pa ng Northern Lights. Yan yung Northern Lights dito sa Greenland. Yan yung picture niya sa Greenland yan. So ito yung room 2 mga kabayan, di natin mabuksan dahil nga nasa bakasyon yung kasama natin. So tatlo sila sa bakasyon. So ito may tao yan dito. So hindi tayo makapasok dyan. So ito ang room 3. Yan. Tapos yun naman ang room 4. Tapos may cabinet dyan, lagayan ng mga gamit. Tapos yan yung room 5. So limang kwarto. So dito, toilet and shower. So isa lang siya. So yan yung toilet namin, shower. So punta tayo dun mga kabayan sa may kusina, laundry namin. Yan. So dito pagpasok mo, mayroon naman ditong mag-toothbrush ka, washing area, ilamos, pwede dito. So may rice cooker pa dito ng kasama ko, isa. Tapos yung pangalawa, may rice cooker din, rice cooker. So mga kabinet dito sa baba, lagayan ng mga gamit. Tapos dito, sa right side mga bayan, mayroon tayong washing, may dryer. Siyempre may kabinet din, lagayan ng mga stock diyan, sabon. Tapos yan yung mga lagayan ng labahan dyan. Tapos dito mga kabayan, pagpasok mo, ito na yung kusina. Ayan. So dito mga kabayan, mayroon ditong dishwasher. Pero hindi kami gumagamit nito. Naghuhugas lang kami manual kasi kanya-kanya kaming kain isa-isa. So may rice cooker na pangatlo. Pangatlong apat kasi kami dito. Tapos yung isang rice cooker, pang-apat, yun na yun sa akin. Tapos mayroon na mga gamit na dito mga kabayan pagdating namin. Mayroon na mga water heater. Tapos mayroon ng blender. May ito. Initan ng pagkain. So may mga kabinet na dyan, may mga gamit na to dito mga kabayan, may mga kutsara, may mga kaldero. Ayan, may mga kaldero na yan pagdating namin, may mga kutsara na yan. So kumpleto na, tumira na lang kami dito. Tapos ito yung lutuan namin dito, may oven, tapos yung lutuan ng kain. So may exhaust na din to. So dito kami kumakain. Ito yung lamesa namin. So apat kami dito, apat yung upuan. So pag dito, pag naghuhugas ka mga kabayan, ayan, makikita mo dito yung view. Ayan yung bundok doon o bukid sa amin. Nagyiyelo, nagyiyisno. Ayan. So pagpasok mo dito mga kabayan, kusina, tapos ito yung isang kwarto ko. Mamaya buksan natin yung kwarto, ipapakita ko yan yung kwarto ko. Tapos ito yung kuha namin, chilled lang. Wala dito mo freezer kasi sa labas yung freezer, refrigerator namin. So yan, lagayan ng mga stock ng mga gulay, mga pagkain. So ito naman, lagayan ng mga ko namin, yung mga pangsahog. Ayan, yung mga lamas. So yan, pasok tayo dito sa ating kwarto. So mayroong heater pa din dito, medyo malaki to. Ayan. So pagpasok mo dito, hindi ka makakapasok pag wala ka nito. Ito, pag nakalimutan mo to, babayad ka, malaki yung bayad pabukas. So yan. So ito yung kwarto natin mga kabayan. Ito yung sample ng kwarto dito. Pagpasok mo dito, kita mo dito yung higaan. So malawak yung higaan ko na yan. Mga tatlo o apat na tao pwede makakasya dyan. So dito yung hangiran ng mga jacket. Ayan, marami tayong jacket dyan oh. Tapos ito, lagayan ko ng mga damit na mga ginamit. Tapos yan, kabinet natin, lagayan ng mga gamit natin, ng mga nilabhan. Tapos may table dito, lagayan natin ng mga lotion, kung ano-ano pa lalagay natin, may kabinet dyan. Tapos mayroon ditong TV tayo. Ayan. So dito TV natin. Tapos ito may mga upuan dito, may mga malita pa tayo dito.
Ayan, may mga picture frame, tapos yan, siyempre may salamin tayo. Tapos mga kabayan, ito, meron tayong estante dito, may upo-upo tayo dito. Tapos may heater tayo, ayan yung heater natin. Ang maganda dito sa akin, mayroon akong tiris dito sarili. So sa lahat ng kwarto, ito yung may tiris. Ayan, pagpasok natin, ito. Ito, meron siyang tiris dito. Pwede tayong lumabas dito, magpahangin. Sa panahon ng summer, huwag ngayong winter kasi kailangan mong mag-jacket muna. So yan, pagbukas mo, ayan, mabuksan mo dito. Ayan, tingnan mo mga kabayan yung cake. Oh, nakaupo. Puti na cake. Ayan, so dito yung makikita nyo. Walang mga tao, no? Halos na sa loob ng bahay. So yan, malawak mga kabayan yung tambayan natin tiris dito. Yan. So hanggang dito yan. Ayan. So ito yung kwarto natin. Mayroon ding isang cabinet dito sa gilid. Lagayan ng mga cellphone dyan, kung ano-ano pa. So ito, may bintana pa ako dito. Ayan, malaking bintana. Pagising ko sa umaga, ayan, makikita ko dito. So yan yung view dito. Ayan. So ito yung buong kwarto mga kabayan. Ayan. So malawak. Malawak itong kwarto na ito. Ayan. Sa mga nagtatanong sa akin, no, kung magkano daw yung bayad dito sa upa sa bahay, kwarto dito sa Greenland. So sa akin mga kabayan, based lang sa akin ito, sa aking sarili lang, ang nababayad namin dito tuwing buwan ay umaabot siya na sa 20,000. So yung hindi lang dyan kasama yung internet. So dati, kasama na yung internet. So ngayon, kami yung nagbabayad ng internet. So nagdidata lang ako ng mga kabayan. Dahil nga hindi pa kami nakabitan dito ng bagong internet. Pero pag may internet mga kabayan, hati-hati lang kayo. Nasa ang unli daw dito, maabot doon ng mga 8,000 yung buwan. So kung apat kayo, tag 2,000. Ang bayad ko dito mga kabayan sa aking kwarto ay 20,000. So yung internet lang ang hindi kasama. So bayad na yung tubig. Kasi yung tubig dito, libre naman yung inom. Malinis naman yung tubig dito. Tapos yung kuryente, may mga gamit na pag tumira ka. So dito lang sa amin mga kabayan. Pero sa iba, natanong ko sa mga ibang Pilipino dito, sa isang kwarto, nagbabayad sila ng 24,000 kasi sa 3,000 Danish kroner. Ang mahal dito, kung kukuha ka ng isang bahay gaya nito, isang bahay tapos dalawang kwarto, kadalasan talaga umaabot yan ng mga sa 100,000 mahigit mga kabayan. Sa mga natanong ko dito ng mga Pilipino, yung bayad nila sa bahay buwan-buwan na sa 100,000 pagka kukuha ka ng sariling bahay. So itong bahay dito mga kabayan, apat kami nagre-rent dito pero lima yung kwarto. So nagbabayad kami ng 20,000. So nasa mga 80,000 dito. So isang bahay umaabot ng 100,000, yung kayo lang ang kayo lang ang yung magre-rent. So yun lang mga kabayan, sana nakabigay ng informasyon sa inyo yung buhay ko dito, kung magkano yung bayad namin dito sa rent sa bahay. So umaabot ng 20,000 sa sarili ko, isang kwarto lang ito mga kabayan, every month. Salamat po sa panonood and God bless po.